Hello guys, mayroon ako ditong washing machine. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, washing machine. Sharp. Pakita mo nyo. Ito. Ngayon, mayroon siyang tatlong wire. Itim, black, red, and blue. At yung blue, makikita nyo dito sa capacitor, mayroon siyang nakalabas na red at saka blue. Yung red at saka blue para sa capacitor. Itong red, kukonnect nyo lang dito sa capacitor. And then yung blue, dito naman sa itong bali, itong dalawang ito sa capacitor. Ang sistema kasi nito guys, pagka itong yun main line dito sa papunta sa kuryente. Ito. Itong puti at saka itong black, ang common dito itong black. Ngayon, pag sinabing common, siya yung pinakalinya papunta dito sa plug. Dito sa plug. At yung itong white naman na cord, pagka linagay mo ito dito sa red, ang ikot niya papunta doon. Pag linagay mo naman dito sa blue, ang ikot niya naman pabaliktad. Kasi ang purpose nito, yung washing machine, kung mapapansin niyo, mayroon siyang timer. Yung itong timer, pag silits mo siyang ganon, every second or every minute, nagbabago yung ikot niya, punga pa kaliwa, punga pa kanan. Ang sistema kasi nito, itong timer na to, every time na nagsiswitch siya, lilipat siya dito sa pula, lilipat siya dito sa blue. Kaya yung ikot ng motor, pumapakaliwa and pumapakanan. Ngayon, tatanggalin natin itong timer at ipapakita ko sa inyo ng direkta. Isasaksak ko muna itong plug dito sa kuryente. Pakita mo, Nes. Pero kung gagawin nyo ito, dapat professional kayo kasi dapat hindi siya magdikitan. Ihiwalay nyo muna ito tsaka ito. Yan. Medyo delikado ito guys, kaya huwag nyong susubukan kung hindi kayo marunong. Ito, isasaksak ko na. Hahawakan ko lang to na isang live na linya. Live po ito mga kaibigan. Live po ito. Yan. Ayan, nakasaksak na. Ngayon, paiikutin natin ito. Hahawakan ko yung isang linya. Tingnan nyo. Ayan, umiikot. Ang ikot niya, papunta rito. Punta dito. Pag pinalit ko to, yung blue naman, ayan, pabaliktad yung ikot niya pag ganon. So yung logic niyan mga kaibigan, tatanggalin ko muna dito sa ano, tatanggalin ko muna dito sa saksak kasi baka makuryente ako. Ayan. Kaya kung halimbawa napapansin nyo, yung purpose ng timer dito sa ilalim, every minute nagpapalit siya ng line. Katulad ng ginawa natin, pagkatapos ng seconds or minute, lilipat siya dito. Kaya, mapansin nyo, umiikot yung washing machine ng pag-anon and umiikot ng ganyan. So, ganun lang po yung kasimple yung kanyang equation. Kaya, sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-testing ng makina kung buo pa ito, ganun lang po ang gagawin nyo. Tingnan nyo lang yung linya. Basta alalahanin nyo, yung capacitor, mayroon naman siyang kulay. Yung blue, pa ganun, counterclockwise, and then yung red, clockwise, pa ganyan.
para hindi kayo malito, pag nakita nyo sa capacitor na may linya na ganitong kulay, blue at saka red, ibig sabihin para yan sa capacitor. And then yung black, kasi tatlo baga sila, yung black, yun naman ay common. Ibig sabihin, yan siya yung papunta direkta doon sa supply sa kuryente. So, yun po mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming maraming salamat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel para marami po kayong matututunan, dahil marami po akong ituturo sa inyo at tungkol po sa washing machine, sa mga scrap na pwede pakinabangan. Siya nga pala yung mga pwede pakinabangan dito sa sinira na ano, sirang washing machine. Ito, pwede nyo itibenta ng 120, 100. Itong timer, nabibili rin to ng 300. At saka yung spinner, yung dito sa ano, nabibenta yun ng 700. So, stay tuned lang kayo pag mga yung mga ano, at mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa mga susunod na yung video. Salamat!